Magandang araw mga bata! Muli na naman tayong magsasama-sama sa isang masayang talakayan na punong-puno ng bagong kaalaman. Bago tayo magsimula, ay nais kong ihanda muna ninyo ang inyong mga module, kwaderno at lapis o ballpen. Handa na ba kayo? Kung ang sagot ninyo ay upo, i-type sa comment box ang inyong pangalan kasama ang inyong paaralan, gayon din ang inyong mga katanungan at ito ay aking sasagutin pagkatapos ng ating aralin. Halina at sama-sama tayong matuto sa asignaturang Filipino sa ika-apat na baitang. Sa araw na ito ay inaasahang matatamo ninyo ang layunin ng ating paksang tatalakayin. Ang mga ito ay, una, na ibabahagi ang obserbasyon sa mga taong kabahagi ng debate. Ikalawa, nagagamit ang mga uri ng pangungusap sa pakikipagdebate tungkol sa isang isyu at ikatlo, na ibibigay ang buod o lagom ng debating na panood. Sama-sama nating linangin ang layunin mula sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto o MELCS. Sisimulan natin ang ating aralin sa pamamagitan ng isang pagsubok sa inyong kaalaman. Handa na ba kayo? Madali lang ang inyong gagawin. Magbigay ng mga pangungusap na kabilang sa mga dapat obserbahan sa pagdedebate. Tingnan ko nga. Ayan, may unang nag-type. Tama ang inyong sagot. Mayroong timekeeper na magsisilbing tagabantay ng oras upang hindi lumagpas sa oras ang pagpapahayag ng magkabilang panig. May ikalawang nag-type. Tama din ang iyong sagot. May hurado na nagsisilbing patas na tagahatol sa mga iiwanang salita ng dalawang panig. May ikatlong nag-type na naman at tama din ang sagot niya. Mayroong moderator na nagsisilbing tagapamagitan ng dalawang panig. May humahabol pa, ika-apat. Tama din ang kanyang sagot. Inoobserbahan ang mga mukha ng mga kasapi ng debate. At meron pang ikalima. Ano ang sinasabi niya? May dalawang pangkat na binubuo ng proposisyon at oposisyon. Nako, mahusay mga bata. Kaya palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Halina at samahan ninyo ako sa ikapitong aralin sa Filipino 4 tungkol sa pagbahagi ng obserbasyon sa debate, paggamit ng uri ng pangungusap sa pakikipagdebate, at pagbibigay ng buod o lagom sa napanood na debate. Halina at ating tuklasin. Panoorin ang isang debate na may pinamagatang sipag at talino. At pagkatapos niyan, sagutin ang mga tanong, i-type sa comment box ang inyong mga sagot. Panoorin natin mga bata. Pag-unlad nitong bayay, ang puhunay ano baga? Sipag ba o talino? Alin ang mas mahalaga? Kaya't lakandiwa ngayon muling nagaanyaya ng dalawang mambibigkas, mahusay at kilala, ang hiling ko'y salubungin ng palakpak ang dalawa. Sipagan ay puhunan nating lahat sa gawain. Maliit man o malaki, mahirap man ang gampanin, kung ang ating kasipagay itatabit magmamaliw, Pilipinas siglo 2000 hindi natin masalamin. Kung abang lingkod ninyo ay isinilang na mahirap, ni walang kayamanan dito ngayong iladadlad. Pangaral ng magulang ko ay talino ang hinahangad, ang pamanang magtatagal. Ang puhunan sa pag-unlad. Sa gobyerno at lipunan, mga tao ay yan ang puhunan sa kanilang tataglayin habang sila'y nabubuhay. Ang talinong nagbubuklod sa pambansang kalayaan, nagbibigis sa damdamin makatao't makabayan. Tapos maihayag ang panig ng pagtatalo, kayo'y aming ihahanda sa lawak ng pagtatalo. Bawat isa'y papalaot sa impormasyon at mga isyu, kaya't inyong pagtimbangin upang inyong mapagtanto. Tuwing merong magaganap na halalan sa ating bayan, sinusuri ang kandidatong may nagawang kabutihan. Ang natapos na kurso ay hindi na inaalam. Kakayahan na sipag ang tanging pinag-uusapan.
Aanhin mo ang talino kung hindi rin natin magagamit. Mga tao'y umaas at lalo't sila'y nagigipit. Matalinong naturingang tamad naman at walang bait. Kawawa lang itong bansa't anod luha ang kapalit. Limutan ng kadaloy ko mga bayaning namatay. Nagtanggol sa ating bayan nang ang laya ay makamtan. Kung hindi dahil sa talinong taglay nila noong araw, hanggang ngayon tayong lahat pa rin alipin ng dayuhan. Mga naging presidente, mga senador at congressman. Lahat sila ang talino'y hindi natin matawaran. Mga batas na nagawa, ipinatupad sa ating bayan. Pinuhunan ay talino kaya sila'y naging gabay. Inyong lakandiwa, pagtatalo ng dalawang mahusay na makata. Pagkatila nagiinit kapwa hindi masawata, inilahad na katwiran nakatatak sa aking diwa. Ang talino ay biyaya at kayamanang handog ng Diyos. Lagi ating nagagamit sa mabuting gawa't loob. Kasi pagay kabalikat ng talinong kaloob, kaya't parehas mong gamitin magtatagumpay kang lubos. Unang tanong, ano ang isyo na pinag-uusapan ng dalawang panig? Tingnan ko nga ang mga sagot ninyo. Magaling! Ang maaaring sagot ay, alin ba ang mas mahalaga, sipag o talino? Ikalawang tanong, kanino ka sumang-ayon batay sa kanilang binitiwang mga opinyon? Tingnan ko. Mahusay, ang maaaring sagot ay panig sa sipag o sa panig ng talino. Ikatlong tanong para sa iyo, ano ang nais mong magkaroon, sipag o talino? Ipaliwanag nga ang iyong sagot. Mahusay, may nagsasabing sipag dahil ito ang sikreto ng pagtatagumpay. May sumagot din na talino dahil ito ang sikreto ng tagumpay. Maari ngang parehas ang inyong sagot. Ikaapat na tanong, ano ang mahalagang sinabi sa debate? Isulat mo sa iyong sariling salita. Tumpak, may sumagot na ang mga naging bayani at leader ng bansa ay talino ang katangian. Ikalimang tanong, bakit kailangang magbuod o maglagom sa isang debating napanood? Mahusay, upang higit na maunawaan ang kahalagahan ng bawat issue. Ngayon naman ay suriin natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng debate. Debate, ito ay isang sining ng pakikipagtalastasan sa pagpapahayag ng ating saloobin, nararamdaman o paniniwala tungkol sa isang paksa, issue o usapin. Mga taong bumubuo sa isang debate. Una, proposisyon. Ito ay grupo na panig sa paksang tinatalakay. Ikalawa ay oposisyon o grupo na di sang-ayon sa proposisyon. Ikatlo, timekeeper, nagsisilbing tagabantay ng oras upang hindi lumagpas sa oras ang pagpapahayag ng magkabilang panig. At ikaapat, hurado, nagsisilbing patas na tagahatol sa mga iiwanang salita ng dalawang panig. At ang ikalima, moderator, nagsisilbing tagapamagitan ng dalawang panig at tinitiyak na magiging maayos ang takbo ng buong debate. At meron din namang dapat isaalang-alang sa pangangatwiran. Una, ay malalim na kaalaman at pagkaunawa sa paksang ipagmamatuwid. Ikalawa, dapat maging maliwanag at tiyak ang pagmamatuwid. Ikatlo, may sapat na katwiran at katibayang makapagpapatunay sa pagmamatuwid. Ikaapat, dapat ay may kaugnayan sa paksa ang katibayan at katwiran upang makapanghikayat. At ang ikalima, pairalin ang pagsasaalang-alang, katarungan at bukas na kaisipan sa pagpapahayag ng kaalamang ilalahad. Ako, mga bata, tandaan natin na merong mga paalaala sa pagtatanong sa debate. Halimbawa, unang bilang, magtanong lamang ng mga tanong na ang sagot ay
oo o hindi. At ikalawa, huwag papayagang magtanong ang kalaban kung ikaw ay nagtatanong. Ikatlo, kung lumalabag na sa alituntunin ng pagtatanong ang isa sa kanila, dapat ipaalam sa tagapangasiwa ng pagdedebate. At narito naman, isunod natin ang mga dapat tandaan sa panunuligsa. Unang bilang, ilahad ang mga mali sa katwiran ng kalaban. Ikalawa, ipaalam na walang katotohanan ang sinabi ng kalaban. At ikatlo, ipaliwanag ang mga kahinaang katibayan ng kalaban. Ikaapat, ipaalam kung labas sa buod ang katwiran o katibayan ng kalaban. At ang ikalima, magtapos sa pagbubuod ng sariling katwiran at katibayan. Dumako naman tayo sa pagbubuod. Ang pagbubuod ay nangangahulugang kabuuan o pinagsama-samang mahalagang pangyayari o impormasyon sa isang napakinggan, napanood o nabasa na kwento, sanaysay, pagdedebate at iba pa. May mga paraan na dapat tandaan sa pagbubuod. Unang bilang, basahin o panoorin muna ng buo ang isang debate o teksto. Ikalawa, alamin mo ang pinapaksa nito. Ikatlo, maaring magsimulang magbuod kapag natipo na ang lahat ng impormasyon. At ikaapat, iwasan maglagay ng mga detalye katulad ng halimbawa o ebidensya. At ikalima, mainam na gumamit ng mga salita na nagbibigay ng transisyon tulad ng kung gayon, gayon man, at bilang pagwawakas. Ika-anim, huwag magdaragdag ng opinyon. Nako, ngayon mga bata, ay pagyamanin naman natin ngayon ang ating mga kaalaman. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, ay muli nating panuorin at obserbahan ang mga tauhan na kabahagi sa debate. Pagkatapos nito ay lagyan ng check ang rubric na nasa ibaba na mamaya ay makikita ninyo. At pagkatapos ay i-type sa comment box ang inyong mga sagot. Ang ating debate na inyong mapapakinggan ay merong pamagat na palaaral o di palaaral. Pakinggan natin ngayon. Welcome sa ating debate ngayong taon na may temang ang debate ng palaaral at di palaaral. Sa oras na ito, ating tunghayan at masusing pakinggan ang debate ng dalawang pangkat, ang palaaral at di palaaral. Alam namin kami ay nagdudulot ng kasiyahan sa aming guro, magulang, lipunan, pamayanan at bansa dahil sa aming pagsusunog ng kilay. Naabot namin ang kaalamang namimithi ng bawat isa. Kami iyong madalas na nasa loob ng silid-aralan at masusing isinisilid sa isip ang aralin. Kami iyong kapag tinanong ng guro ay bubukal sa aming isipan ang mga kasagutan. Kami rin ang taga sa panahon dahil madaling makakuha ng hanap buhay. Huwag sana kayong balat sibuyas sa aming pahayag, ngunit naku, kabilang kami sa tagapag-unlad ng ating bansa. Kayo, ganun din ba? Oo. Kabilang din kami sa tagapagpaunlad ng bansa kahit na mahina ang aming ulo na ang laging uwi ay itlog, kalabasa at palakol sa magulang namin. Naku, tingnan nyo, pagdating ng panahon, yaman din kami, di ba? Paano? Kahit sa panahon di makakuha ng mataas na marka at Berna Santo ang aming mga mukha kung kulelat sa mga aralin, isipin din nyo ang aming kabutihan. Pakisuriin nga nyo ang bagamat kami ay natatagoriang physically fit but mentally absent. Mayroon kaming natatagong talino na magpapaunlad ng sarili, tahanan, pamayanan at bansa. Kayo ay tengang kawali sa aming pahayag. Pero alam ba nyo, kahit mahina ang ulo namin, may lakas at natatagong galing naman at may lakas kami na kung minsan ito ay kailangan din naman. Diba? Tama kayong dalawa. Kasi sabi nga kapag walis ay binigkis, nagdudulot ng kasaganaan at katagumpayan ng pamilya at bansa.
Tiyak kong nagustuhan ninyo ang inyong napakinggang debate. Tama ba ako? Ayan, oo. At nakikita natin ngayon na merong mga alituntunin ang isang debate. Unang alituntunin, malalim na kaalaman at pagkaunawa sa paksang ipagmamatuwid. At ikalawa, maliwanag at tiyak ang pagmamatuwid. Ikatlo, sapat na katwiran at katibayang makapagpapatunay sa pagmamatuwid. At ikaapat, may kaugnayan sa paksa ang katibayan at katwiran upang makapanghikayat. At ang ikalima, pairalin ang pagsasaalang-alang, katarungan at bukas na kaisipan sa pagpapahayag ng isang kaalamang ilalahad. Ano ang sagot natin sa mga bawat bilang? Tingnan ko nga. Mahusay, lahat ay may check ang bawat bilang. Ibig sabihin ay maayos na naisagawa ang mga alituntunin na napakinggan natin sa ating debate. Ayan. O ngayon naman, i-type sa comment box ang buod o lagom nito tungkol sa debating ating napakinggan. Tingnan ko nga. Sige. Ayan, mahusay. Wasto ang inyong pagbubuod. Pinatunayan ng kabilang panig na mahalaga ang palaaral. Gayon man ay pinatunayan din ng katunggaling panig na mahalaga rin naman ang di palaaral. Parehas na mahalaga. Kaya't bilang pagwawakas ay sinabi ng tagapamagitan na kapag walis ay binigkis, nagdudulot ng kasaganaan at katagumpayan ng pamilya at bansa. Nako, magaling, mahusay ang mga mag-aaral sa ikaapat na baitang. At ngayon naman, i-type sa comment box ang inyong sagot. PS kung pasalaysay, PT kung patanong, PD kung padamdam, PU kung pautos, at PK kung pakiusap ang uri ng pangungusap na ginamit sa debate. Unang bilang, maaari na nating tapusin ang debating ito. At sa ikalawang bilang, bagong teknolohiya, nakatutulong o nakasasama? Ano ang inyong sagot sa unang bilang? Mahusay, PK o pakiusap ang wastong sagot. Ano naman ang sagot sa ikalawang bilang? Tumpak din, PT ang wastong sagot. Ikatlong bilang, tumayo ang lahat at pumalakpak. Ikaapat na bilang, napapadali ng teknolohiya ang pag-aaral naming mga kabataan. At ikalimang bilang, nagiging tamad po ang mga tao. Inaasa na lang po nila sa teknolohiya. Ano ang inyong sagot sa ikatlong bilang? Tingnan ko nga. Mahusay, PU ang wastong sagot. At sa ikaapat na bilang, tumpak din, PD ang wastong sagot. At ano naman ang inyong sagot sa ikalimang bilang? Mahusay, PS ang wastong sagot. At tama kayo dyan. Mga bata, dumako naman tayo sa pagtataya. Tayahin naman natin ang sumusunod. Basahin ang pangungusap at isulat sa comment box ang inyong sagot kung anong pangungusap ang ginamit dito. Unang bilang, alagaan ang kalikasan. Ano ang inyong sagot sa unang bilang? Mahusay, PU o pautos ang wastong sagot. Ikalawang bilang, ang mga tao ang may kasalanan sa pagkasira ng kalikasan. Ano ang inyong sagot sa ikalawang bilang? Mahusay, PS o pasalaysay ang wastong sagot. Nako, kay lakas ng bagyo. Ano ang inyong sagot sa ikatlong bilang? Mahusay, PD o padamdam ang wastong sagot. Ikaapat na bilang, ang pagbabaha ay sanhi ng pagputol at iligal na pagtutroso ng mga puno. Ano ang inyong sagot sa ikaapat na bilang? PS ang wastong sagot. Ikalimang bilang,
Ano ba ang dapat gawin upang maibalik ang ganda ng kalikasan? Ano ang inyong sagot sa ikalimang bilang? Mahusay, piti o patanong ang wastong sagot. At mga bata, ngayon ay oras na upang sagutin ko ang inyong mga tanong. Tingnan ko, ang unang tanong ay nagmula sa Silvestre Lazaro Elementary School. Mahalaga po ba na malaman ang paksa ng debate? Maganda ang iyong katanungan, anak. Napakahalaga na malaman ang paksa ng debate upang magkaroon ng tiyak na pagkaunawa sa mga aral na ating matututunan dito. Meron pang pangalawa. Ang pangalawang tanong ay nagmula sa Maysan Elementary School. Sir, bakit naman po kailangang maunawaan nating mabuti ang mga aral sa debate? Naku, maganda rin ang iyong katanungan, anak. Oo naman, kailangang talagang maunawa ang mabuti ang mga aral sa paksa ng debate upang sa ganon ay maisagawa natin ito sa tunay na buhay. Sa ganitong paraan ay magiging mabuti tayong tao at magiging mabuting halimbawa para sa iba. O, diba? Paumanhin ha, mga bata, kung hindi ko mababasa ang lahat ng inyong mga katanungan. Huwag kayong mag-alala dahil ang inyong mga guro sa asignaturang Filipino ang siyang gagabay at sasagot sa iba pa ninyong mga katanungan sa inyong talakayan. Kaya huwag kayong liliban sa inyong online na pag-aaral bukas. Nagagalak na ang inyong mga guro na muli kayong makita. At para sa inyong takdang aralin, ito ang panuto. Manunood kayo ng isang debate at obserbahan ang mga pangyayari dito. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong pagkaraang mapanood ito. Unang tanong, ano ang paksang tinalakay? Ikalawang tanong, saang panig ka dito sang-ayon at ipaliwanag mo kung bakit? Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Hangad ko na sa susunod pa nating pagkikita ay patuloy kayong maging aktibo sa ating mga gagawing talakayan. At batay sa resulta ng mga gawain ay natamunin niyo ang layunin ng ating paksang tinalakay. Ano-ano na ngayon? Una, na ibabahagi ang obserbasyon sa mga taong kabahagi ng debate. Ikalawa, nagagamit ang mga uri ng pangungusap sa pakikipagdebate tungkol sa isang isyo at ang ikatlo ay naibibigay ang buod o lagom ng debating napanood. Nako, mga bata, lagi nating tatandaan dahil nagtagumpay tayo sa mithiin na anuman ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon, dapat tayong magalak sapagkat mas pinili natin ang maging matatag tayong lahat. Hanggang sa muli ha! Maraming salamat!